Paano maiwasan mag-jakol? Yan ang malalaman mo today. Hi, I'm JC. Kung gusto mo rin maging maporma and maging confident sa sarili or manalo sa mga future giveaways natin, make sure mag-subscribe ka na. Dahil November ngayon, uso na naman yung challenge na No Not November, kung saan for 30 days, hindi ka mag-jajakol or makikipag-sex. Kumbaga, hindi ka talaga maglalabas ng semen mo. And itong challenge na to is isa sa pinakamahirap na challenge para sa mga lalaki. Kasing iba, hindi nila makontrol yung urge nila sa pag-jajakol or sa pag-sex. So, itong No Not November na to, dito ka matatrain kung paano mo makokontrol yung urge mo. Kasi tandaan mo, if hindi mo makontrol yung urge mo, hindi mo makokontrol yung buhay mo. So, dapat ikaw lagi ang nasusunod. So sa video na to, malalaman mo yung 5 effective tips kung paano mawala ang addiction mo sa pagja-jakol. Kaya tapusin mo tong video na to. First tip kung paano maiwasan mag-jakol is quit porn. Dahil tol, pag nanonood ka ng mga porn, ng mga bold, diyan mo mas na-trigger or mas napapalakas lalo yung urge mo sa pagja-jakol. And syempre tol, pag na-trigger yan, medyo mas mahirap yan labanan. Tandaan mo, lalo na kung bata ka pa lang, mahirap labanan yung urge kasi minsan, hindi pa naman ganun kalakas yung willpower mo. So, dapat mong gawin tol is kung meron ka mga bold dyan sa cellphone mo, i-delete mo na yan. Okay? I-delete mo na. And kung meron ka internet, may wifi kayo, i-block mo yung mga website na mga porn. Kasi tol, kapag may access ka dyan, syempre, mas madali sa'yo, mas may chance ka na manood ng mga porn. But once kasi na-blinak mo yan, hindi ka na mare-remind. And syempre, kaya mo naman siya i-unblock. Pero kung nagawa mo siyang i-block, kaya mo na rin hindi panoodin yan. Kumbaga, isang step yan para mahinto mo yung panonood ng porn. Kasi pag hindi ka nanonood ng porn, yung urge mo sa pagja-jakol mababawasan until mag-die down siya hanggang wala ka ng urge sa pagja-jakol. So yung pagka-quit ng porn tol, malaking step yan. Kasi diyan ka nagigigil eh. Kasi nakikita mo, dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong maramdaman. And syempre, since ikaw lang naman mag-isa, ano nang gagawin mo? Jakol na. So yung pag-quit ng porn tol, malaking step yan. And actually, based sa mga doktor, isa yan sa main addiction ng mga lalaki, yung panunood ng porn. And malaking effect daw yan sa mental health ng mga lalaki. And based sa mga doktor, yung mga madalas nanonood ng porn, sila yung madalas malulungkot, walang productivity sa buhay, or low productivity lang. And sila yung madalas may problem sa relationships nila. So, hindi lahat, madalas. Okay, so kung gusto mong mag-improve yung buhay mo, matigil yung pagja-jakol mo, mas maging maganda yung relationship mo, i-quit mo yung porn. Next tip kung paano maiwasan mag-jakol is kailangan mo ng accountable partner. Kung gusto mo wala yung addiction mo tol sa pagja-jakol, kailangan mo ng katulong dyan tol. Kasi hindi mo kakayanin mag-isa yan. Promise, hindi mo kakayanin. Medyo mahirap, lalo na kung lulong na lulong ka na, hindi mo kakayanin mag-isa yan. Kailangan mo ng support group. Kailangan mo ng friends na makakasama mo sa journey na to. Kasi pag may kasama ka, mas masaya, mas dumadali. Unlike pag ikaw lang mag-isa, mas prone ka sa urge, mas madali ka mapajakol ulit. But kung meron kang accountable partner, like tropa mo, no? Let's say tatlo kayo or dalawa kayo, magtropa kayo na pares, nag-jajakol no, addict kayo sa pag-jajakol, kailangan maging accountable kayo sa isa't isa. Like, pwede kayong magkaroon ng bet. O tol, pag nag-jakol ako, bibigyan kita 100. Pag ako nag-jakol din, bibigyan din kita 100. So, kumbaga, dapat kasi may consequence. Hindi yung gagawin mo lang siya, tapos walang consequence. So, dapat, kung gusto mo magbago, kung gusto mo may something na change, kailangan may consequence talaga. And dapat, may taya ka. Diba, like, kung naglalaro ka ng basketball, or kung nakikipag-dota ka, or nakikipag-ML ka, iba yung laro mo kapag laro-laro lang. Okay? Pero imagine mo yung effort mo. Imagine mo yung pag-iisip mo kapag yung laro may pusta na. Kaya kumbaga may perang involved na mas nagiging magaling ka, mas tumatalino ka, mas nagiging iba yung focus mo, mas nagiging iba yung commitment mo kasi may consequence na may taya na. So dito sa pagja-jakol, pwede mo din gawin yan. And kapag ito trinay mo, mas malalaman mo na mas madali kasi may consequence na eh. Diba? Kaya nga yung mga nagtatayo ng business, kapag mas malaki yung puhunan, talagang mas gigil sila na maging successful kasi malaki yung tinataya nila. So dapat, kung gusto mong mawala yung addiction mo sa pagja-jakol, dapat may taya din. I-like mo tong video na to if may natututunan ka. Next tip kung paano maiwasan mag-jakol is kailangan mong matulog kasama yung parents mo or mga kapatid mo. Minsan kasi kaya ka lang naman natitrigger mag-jakol is mag-isa ka lang sa kwarto mo kung may kwarto ka man. Okay? And syempre, pag alone ka, dyan ka mas natitrigger, dyan ka mas na-urge kasi, uy, opportunity to para mag-jakol. Wala akong kasama. Mas mataas ang chance na mag-jakol ka. So kung addict na addict ka pa ngayon, like nasa stage ka na yan, maganda mong gawin is pwede ka munang tumabi sa parents mo or sa kapatid mo. Maganda gawin mo yan every night. Kumbaga, para mawalan ka ng opportunity para mag-jakol. Kasi pag may opportunity, mas gagawin mo yan. But imagine mo kung sinasanay mo yung sarili mo, tatabi muna ako sa parents ko or tatabi muna ako
sa ate ko or sa kuya ko, parang wala akong opportunity talaga. Kumbaga mas humihirap sa'yo. Kumbaga mas humihirap mag-jakol kasi may kasama ka ng iba. Kumbaga, iwasan mo munang mag-isa. Kasi pag mag-isa ka, diyan ka madalas magkaroon ng idea. Ah, mag-isa ako. Alam na this. Diba? So, bawasan mo yung opportunity na mag-isa ka. And pag napansin mo to, naging habit mo na hindi ka nag-jajakol, mawawala na addiction mo sa pag-jajakol. So, yung pagtulog kasama yung parents mo or mga siblings mo, kuya, ate, or nakakabatang kapatid, malaking tulong yan para makaiwas ka. Gusto mo ba malaman kung paano maging mature na lalaki? Panoorin mo tong video na to. Next tip kung paano maiwasan mag-jakol is kailangan mo mag-stay active. Dahil tandaan mo to lang, isa sa dahilan kaya ka napapa-jakol is kapag mag-isa ka or wala kang ginagawa. Kumbaga masyado kang idle. So, dapat maging active ka. So, like, mag-create ka ng hobby mo, pumunta ka sa mga friends mo, or magtayo ka ng business, or magtayo ka ng racket mo, anything na meron kang gagawin. Like, mag-practice ka ng instruments, anything na ma-occupy mo yung sarili mo. Kasi pag occupied yung sarili mo, mas naiiwasan mo mag-isip na mag-jakol. So, pag may ginagawa ka, busy ka sa ibang bagay, nakakalimutan mo ng mag-jakol. Kasi yung mga napapa-jakol lang, yun naman yung walang ginagawa, laging nakatambay lang, laging lang nakahilata. So, since wala silang magawa, jakol na lang. Kung gusto mo maiwasan yan, dapat i-occupy mo yung sarili mo. And ang maganda, yung time na yan, magagamit mo pa para mas mapa-improve mo yung sarili mo. So, pwede ka magbasa ng books, practice ka ng instrument na gusto mo, or may sports ka na gusto mo, mag-practice ka. Kumbaga, dapat yung oras mo, ini-invest mo sa sarili mo. Kasi pag nag-invest ka sa sarili mo at nakita mo nagkaka-result ka, mas masarap sa feeling. And kapag nakita mo may result, mas gaganaan ka ituloy-tuloy. So, instead na wala kang ginagawa at napapa-jakol ka, maghanap ka ng hobby mo. Kumbaga, stay active tol. Kailangan may ginagawa ka palagi para yung mind mo occupied siya. Mag-comment ka ng yes if gagawin mo na din to. Next tip kung paano maiwasan mag-jakol is kailangan mong mag-exercise. Again tol, ang isa sa cause kaya ka napapa-jakol is yung loneliness. Yung ikaw mag-isa. So, nalulungkot ka madalas. So, wala kang ibang choice kundi mag-jakol na lang. So, ang pwede mong gawin para mabawasan yung kalungkutan mo or yung loneliness mo is pwede kang mag-exercise. Kasi tol, pag nag-e-exercise ka, yung body mo nagre-release yan ng endorphins. And yung endorphins na yun, yan yung dahilan kung ba't ka na-feel na good, relax, para kang masaya. So, that's why, di ba, pag nag-e-exercise ka, after mo mag-exercise, parang ang sarap sa feeling, ang gaan-gaan, masaya ka, yung utak mo clear. Kasi yung body mo, pag nag-workout ka, nag-produce yan ng endorphins. And yung chemical na yun, yan yung dahilan kung ba't mas sumasaya ka, mas nagiging relax yung body mo. So, kapag nababawasan yung sadness mo, kasi nag-workout ka nga, so may endorphins sa katawan mo, syempre, mas may iwasan mong maisip mag-jakol kasi hindi ka naman malungkot. Eh, kasi yun nga, kaya ka lang naman napapa-jakol kasi minsan mag-isa ka, tapos nalulungkot ka. So, kapag nag-workout ka, mas nagiging relax yung body mo, mas nagiging masaya yung well-being mo, mas nagiging maganda yung state ng katawan mo. And kapag maganda yung state ng katawan mo, yung mind mo, maganda rin yung state niya. And mas nagiging productive yan, mas nakakapag-isip yan ng iba't ibang bagay na mas makakatulong para sa'yo. So, yung pag-workout tol, simple lang, hindi mo kailangan maging bodybuilder like yung sobrang bigat. Hindi. Ang kailangan mo lang, ma-stretch lang yung katawan mo, makapag-workout ka, mabigat man or hindi, okay lang yan. Basta mapawisan ka lang and magkaroon lang ng blood flow dyan sa katawan mo. Kahit 30 minutes, 40 minutes, or even 25 minutes, okay lang. Basta mag-exercise ka. Kasi tol, kung yung pag-jajakol hindi mo makontrol, paano mo makokontrol yung buhay mo? So yan, pag na-master mo yan, mamamaster mo na rin yung sarili mo. Kasi kung hindi mo mamaster yung sarili mo, paano mo mamamaster yung buong mundo?